Hello guys! Kararating ko lang galing sa kabilang bukid. Actually, galing sa kabilang bahay. Sa bahay ng amo ko. Nadadala ko tong ano. Kasi ngayon is Saturday. Tuwing Friday ng gabi, inuwi ng alaga ko yung unan nila, tsaka kumon. Ano na to eh? 3-in-1 na to siya. Ayan. Isang buhat na lang tong ganun para siyang bag. Nandito na yung una niya. Kasi yung mga ano, guys, yung mga K1 to K3, may mga ganito silang dala-dala. Dala nila to tuwing Monday ng umaga pag pumapasok sila. Tapos iniuwi nila ng Friday ng hapon. Kasi nilalabhan. Ayan, may kumot na siya sa loob. Ayan, tinatali. So, ilaban natin ngayon. Ngayon is 10 o'clock. Ang iyong lingkod ay hindi pa nag-aalmusal. Kasi ngayon is Saturday ngayon. Dapat sana ang pasok ko kay amo ko is 9. Pero dahil nagkataon na may pasok silang dalawa. So, pinapasok ako na amo ko ng alas 8. Eh, gumigising ako before 8. Maghihilamos lang ako magto-toothbrush. Tapos bibihis na ako, pupunta na ako dun sa bahay nila. Aasikasuhin ko na yung mga alaga ko. Kaya, 10 na ako, nakabalik dito. Kaya hindi na ako kumain ng almusal. Mamaya pa. Ilaba ko muna to. Yun. Ipunta ko muna sa washing machine. Sama kayo guys. Hanggang din sa ano. Ito yung higaan ko guys. Pero magtaka kayo guys ha. Kahit na 10:30 yung breakfast ko. Pero tumataba pa rin si host. Bakit? Dahil marami ako nakapunting pagkain. Ayun pa yung mga noodles ko. Nakikita niyo ba yung guys? Ayun pa. Tapos na ako eh. Ang dami ng noodles. Ayan. Kape. May gatas. Tapos yung asukal na sa kusina. Kaya kahit tanghali na ako nag-aalmusal, taba pa rin. Maraming pagkain. So guys, punta tayo dun sa labas. Maglalaba tayo. Isasalang natin to sa washing machine. Yung mga damit namin kagabi, yung nabunti na yun, kaya na siya. Sa gabi kasi ako naglalaba ng mga damit ko. Para pagdating ng umaga, medyo tuyo na siya, lalo nga yung pag-printer. Lagyan natin ito. Sabon. Si Lula ayaw niya naglalagay ng souvenir, ayaw niya ng amoy. Kaya hindi ko nilalagyan. Pero si Amo, doon sa bahay nila, naglalagay siya. Maano kasi yung ano, mas sensitive yung amoy ni Lula dahil nga, ano siya. May cancer siya, tapos nakamaintainan siya ng gamot. Kaya siguro masailan yung pang-amoy niya. Kaya ayaw na naglalagay ng kung ano-ano sa mga ano. Kasi nahihilo daw siya. Kaya, ito lang niya lang ito. Wala kami supin. Pero mabango naman ito siya guys. Kasi mahal ito. Hindi ko alam magkano presyo. So, ayun na. Ito na yung ano namin. Parang Pilipinas din yun guys. So, pagdating ng Sabado, maraming sampay. Nakita mo ba yan? Yung mga ibang sampay na yan, sa mga ano yan, sa mga kapatid ni Lola. Kasi sa isang flat, nasa 9th floor kami sa isang flat. Dalawang kapatid ni Lula ko ang kapitbahay namin. Katabi lang. Iisa lang yung rooftop namin. Iisa lang yung sapaya namin. Kaya nakikita-kita kami dito tuwing umaga. Parang ang nasa probinsya eh, habang nagkakape ako. Nagkakwentuhan sila dyan. Tapos syempre, dami naming ano, orchids. Kaya maano yung ano mo, yung maano yung isip mo. Tapos, ayun.
Tapos dito naman sa baba, sa 8th floor, yung isa naman niyang kapatid. Kung minsan, pag naglalabas siya ng mga malalaking kumot, pupunta din siya dito sa taas. Dito din niya sinasampay. And beside that, yung lola at lolo ko, sila yung may-ari nitong building na to. Pero napakasimple lang nila. Hanggang 9th floor lang to. Maliit na building siya, pero may elevator kami. Pero sila yung may-ari nito, yung matanda, yung mag-asawang matanda na parents ng amo ko. Sila yung ano nito. Sila yung nagmamay-ari. Oh. Nandito na lang tayo, guys. Kakain na lang. Almusal lang ating host at medyo gutom-gutom na ang ating tito. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye. God bless, guys.